Nasabat ng mga otoridad sa Samal Island ang nasa 45,000 kilo ng mga taklobo o yung giant clam na balak umanong ipuslit palabas ng isla para ibenta. Makibalita tayo kay Argyle Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa isang bakanteng lote sa gilid ng kalsada sa Island Garden City of Samal, natagpo ang nakatiwangwang ang libo-libong taklobo. We receive informations from BPAR 11 na mayroong nagtitrading ng taklobo dito sa Island Garden City of Samal. Sinubaybayan namin yan, sir, until such time na nakita namin doon sa area na positive nga. Halos isang linggong minamanmanan ng pinagsanib na puwersa ng National Bureau of Investigation, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga salarin. Pero nang makatunog daw ang mga ito na minamanmanan sila ng mga otoridad, iniwan ng mga salarin ang mga taklobo sa bakanteng lote. Aabot sa 45,000 kilo ng taklobo ang natagpuan doon. Dinala muna ng PCG ang mga ito sa motor pool ng Samal Local Government. Sa dami na nakuhang taklobo, naniniwala ang otoridad na nakuha ito sa iba't ibang lugar, tinipon sa isang lugar bago ito ipuslit palabas ng isla para umano ibenta. Wala raw nakakita kung sino ang nag-iwan ng mga taklobo. May mga informations tayo, sir, na parang taklobo hunting or ganun, sir. Kasi yung taklobo natin, sir, pwede siya makukuha sa under the sea. And then mayroon din, sir, sa mga bundok natin na yung mga fossils na taklobo. Isang lalaki naman ang dinampot ng NBI na sinasabing sangkot sa pagkukolekta ng mga taklobo. Nakita raw siya ng mga otoridad habang nagmamanman sila sa lugar. Patuloy ang pag-iimbentaryo ng BFAR sa mga nakuhang taklobo. Sa ilalim ng Section 102 ng Republic Act 10654 of Philippine Fisheries Code, bawal ang pagkuha, pagkolekta, pagbenta, pagbili at pag-angkat ng ilang aquatic species tulad ng taklobo. Sa mga nakalipas na buwan, na-intercept ng Coast Guard ang 3,000 kilo ng taklobo sa Davao Port na galing din sa Samal Island. Argyle Relator, Nagbabalita, Pilipinas.